Hello, maganda araw mga bro. Eto, may gagawin na naman tayo na CRT TV. Sharp na naman mga bro. Pero ito, Alexander Pro yung brand niya. Ay yung ano niya. Yung variant. Pero ang model niya is Sharp. Ito is binuksan ko na to kahapon mga bro. Ang problema niya ay flyback. Sumirit yung ano niya, yung flyback niya. Tapos bigla na lang ano, nawalan ng power. So pagbukas ko, shorted yung horizontal output transistor niya na TT2140. Yan siya. Pinalitan ko na yan mga bro. Tapos sinubukan ko siyang tinapalan ng silicon dito kasi may konting singaw. Ngayon tinest ko siya kanina, okay naman na, may power na, may ano naman na siya, may power na kasi pinalitan ko na din yung transistor niya. Ang inilagay ko is yung galing sa Sharp CinemaBorg na D2095. Mataas din yung ano niyan mga bro, matibay din na horizontal output transistor. Okay na siya, kaya lang may naririnig pa akong sumisirit sa FBT niya. Sumisirit mga bro yung ano niya. Ewan ko kung naririnig nyo. Ayan oh. Ang ginamit dito ay na FBT ay kadalasang ding ano ginagamit ng yung sa Blue Diamond. Wala akong pamalit dito mga bro na flyback, naubusan na tayo kaya gagawin na lang natin dito ay co-convert na lang natin. Marami na akong nagawan ng video na pag-convert ng FBT. Pero ito, may nagre-request kasi dito na sa Sharp na to eh. Kung ano daw yung magandang ilagay dito. Ang magandang ilagay dito mga bro, yung nilalagay ko dito is yung galing sa ano, galing sa JBC. Ang magandang ilagay yung galing sa K-series na FBT. Dahil ang B+ noon, ang input noon na FBT is 135 volts. Ito na mga bro, natanggal na natin yung flyback. Tapos ito yung papalit natin. Ito yung tinanggal natin kanina na ano, original na flyback niya. Ito naman yung papalit natin galing sa JBC. Yan, kung mapapansin nyo, halatadong mas malaki yung papalit natin. Pero galing lang to sa ano mga bro, sa 21 inches na JBC, yung G series. Ang B+ nito ay 135 volts. Pag nagpalit kayo ng nag-convert kayo ng flyback, mas magandang mas mataas ng konti yung i-convert nyo kaysa yung mas mababa or parehas. Kung wala kayong mahanap na parehas, kahit na mas mataas yung ilagay nyo, halimbawa ito 135 yung B+, ito 125 to 130 lang siya. Ang ano yon, ang kagandahan nun, mas mababawasan yung pumapasok dito na voltahe. Mas titibay siya, pero hindi naman maapektuhan yung ano, yung output niya. Saka ito yung kung i-compare natin yung high voltage wire niya, yung cable niya, ang kapal. Yun nga lang, wala siyang ano, wala siyang ang sumakto lang sa kanya na data
is yung collector at saka B plus lang. Kaya obligadong ikakat natin lahat yung data nitong board ng Sharp maliban lang sa collector at saka B plus. Ayun mga bro, yun na yung gagawin muna natin. Ito mga bro yung ano ginawa natin dito, nailagay na natin yung flyback natin. Teka, hindi lang ma iayos lang natin. Ito mga bro yung data nung pinagkuhanan natin ng flyback na GBC. Kung ano yung data ng paa dito sa pinagkuhanan natin, yun lang yung i-coconnect natin dun sa data dun sa board. Yun. Hindi na natin papahabain yung pag-explain dito dahil marami na akong na-upload na pagko-convert ng flyback. So, ito naman, ang wala lang na supply dito is 24 volts. Dahil ang ginamit dito sa pinagkuhanan natin ay sa split voltage yung vertical niya, positive negative. Ano, positive negative 14 volts. Dito is 24 volts kaya dalawang klase yung pwede nating gawin dito. Pwede nating i-connect yung 12 volts dun sa 24 volts tapos aalalayan na lang natin, magwawind tayo ng magnet wire dito sa may FBT niya. Pwede din na hindi na natin i-connect yung 12 volts at direkta na siyang kukuha tayo ng supply dito. Yun na lang gagawin natin. Kuha lang tayo ng ano dyan dito. Yung magnet wire galing sa vertical portion ng yoke natin. Ito, okay na to mga bro. Kaya na niyang supplyan. Okay, kuha lang tayo dito. Mga kulang-kulang isang dipa muna. Tapos babawasan pa natin to eh. Yan, nangin muna natin para... Ang kadalasang nilalagay ko dito mga bro is 4 to 5 turns pag 24 volts. Ayan. Okay, yung bali ang ikot natin dito. Yan, i-close up pa natin kung hindi nyo nakikita. Kaya lang hindi na masyadong malino pag close up masyado. Ayan na. Kita naman na. So, ang turns na yung direction ng ikot natin is dito. Ayan. Yung dulo na nito is ilalagay na natin dun sa diode. Tapos yung pinakadulo naman nito sa kabila, yun yung i-ground natin. Okay, magte-turns muna tayo ng kahit na apat lang. O kahit tatlo. Tatlo muna. Huwag nyong bibiglayin kasi baka mag-overvoltage kayo, maputukan kayo ng vertical. Mas maganda, ihang nyo muna yung vertical. Pero ito, kahit na di na natin ihang, magte-turns muna tayo kahit tatlo. Dadagdagan na lang natin pag kulang yung voltahe, dalawa. Dalawa na yung ikot natin. Tapos, pangatlo. Ayan, bali tatlong turns lang. Yan. Tapos yung ito, yung sa kanan ko. Ito yung sa kanan ko, i-coconnect ko yan dun sa diode papuntang 24 volts. Tapos ito naman sa
ground. Pwede din yung ano, pwede din yung ang gawin nyo dito is yung dulo ng ano, yung dulo ng yung pin ng flyback na 12 volts. Pwede din tayong maghinang dito ng magnet wire. Dito natin umpisahan yung turns. Pero baliktad ang connection niya, yung baliktad yung ikot. Kaya lang mas maraming ikot ang ano, ang magagawa natin doon pag ganun yung gagawin natin. Itong dulo ng magnet wire, yung kanina, yung sinabi ko kanina, ito na 'yon. 'Yun yung kukunik natin dito sa may diode. Kailangang makatlat yung papunta ng FBT, kung hindi eksakto. Gaya nito, nakat na 'yan, oh. Ito yung papunta sa vertical natin. Diyan natin ihihinang itong dulo ng ano natin. Ayan, tapos yung isa sa ground. Okay, pwede na natin sukatin yung boltahe niya. Kung okay. Okay, plug in natin. Abang na tayo dito sa may ano, sa may diode. Yan. Okay, pindot tayo ng channel. Okay, 20 volts yung nasukat natin, kulang pa yan. Ayun, may ano siya, may raster na siya mga bro, kaya lang may mga guhit pa sa taas. Makita natin kung nakikita sa yun, ang hirap, oh. Nako, ang hirap. Ayan, na buo na, kaya lang may mga guhit pa sa bandang taas. Tatanggalin natin tong nasa diode. Tapos mag-ikot pa tayo. Ayan. Dagdag tayo ng isang ikot pa. Bali, 4 turns na to lahat. Okay, ihinang na natin dito sa may anode ng diode, papuntang 24 volts. Sakto na to. Kahit na hindi natin mapagsaktong 24 volts, 22 volts, 23 volts, kasi buo naman na yung picture kanina. May mga retracement line lang sa taas. O kahit na lumagpas naman ng 24, yung iba 28 volts pa nga ang supply nito, eh. Basta hindi nyo, basta hindi ano, hindi magiging 30 volts. Pero kung mapagsakto nyo, eh mas maganda. Yan, susukatin ulit natin. Ito na tayo sa may diode or capacitor na or dito sa may filter niya. Plug in natin. Okay, power on. Ayan, 25.6. Okay na yan mga bro. 5.6. Ayan. Wala na yung yung retrace line sa taas. Tatanggalin na lang natin tong cellphone natin.
Ayun mga bro. Buo na siya. Okay, iayos na lang natin. Pwede na nating putulin yung wire natin kasi sobra, para maganda naman yung pagkakaayos niya. Ayun. Ayan na mga bro, yung connection niya. Ayan mga bro, okay naman na yung ano niya, picture niya. At Baguio City Police Office sa isang bahay sa barangay Santo Tomas, Baguio City, nakuha sa suspect ang mga hinipin na lang iligal na droga at baril. Ayon sa pulisya, ginagamit ang suspect sa transaksyon ng iligal na droga. Na-arrest ng otoridad at wala pang sayag ang suspect, Russell Simorio. Ayan mga bro, okay naman na. Normal naman na yung picture niya. Camera inilagay sa palibot ng Magsaysay Fish Market sa lungsod ng Dagupan. Silipin sa report. Okay mga bro, sana may natutunan na naman kayo sa ginawa natin. Maraming salamat.